Magandang umaga at tanghali na pala ngayon. Magandang tanghali ka mga vlogs, ka mga YouTuber. Pasensya na po kayo sa akin dahil parang makulit talaga po ako sa ganitong paraan kasi nga ito lang po ang paraan na maisip ko na lumawak ang aking YouTuber upang maipahatid sa inyo ang aking mga vlog, ang aking mga video na sana mapupulutan po ng magagandang aral, magkakaroon po ng inspirasyon ang nakakapagpanood nito. Yung unang video ko po, nasabi ko po, ako po ang founder ng Beach United Cooperative. Papaliwanag ko po kung bakit ko po naitayo po itong Beach United Cooperative. Nang dahil po sa mga tulong ng mga tao sa mga kapitbahay namin, kaya po nabuo po ang Beach United Multipurpose Cooperative. Ito po ang history ng Beach United Multipurpose Cooperative. Ako po ay, noong 2012, ako po ay umuwi sa Mindanao upang mag-invest doon kasi may konti akong pera dahil po galing po ako sa abroad, galing sa Barin. Kaya po ako balak po ako mag-invest. Ngayon, pagdating ko doon sa amin, mayroon akong kaibigan o classmate dati sa high school na nagpalakad sila ng lending pero hindi siya registrado. Kumbaga, grupo lang yon pero hindi siya registrado. Ang ginawa ko po, nagustuhan ko po kasi ang ilang mga polisiya. Inaral ko po paano mag-computation, paano disiplinahin yung mga membro, paano ipapaikot yung pera, paano i-audit. Lahat yun inaral ko. Ang ginawa ko po, nagpa-member po ako doon. Kaya nga inalam ko po paano ang competition. Dinala ko po dito sa amin, sa Waterfield, Tabon 1, Cavite, Cavite, upang makatulong din dito sa buong Waterfield sa mga residente dito dahil nakikita ko po karamihan dito na mga may hirap na katulad ko, katulad natin, ay nangungutang po sa Bombay. 20% wala naman silang mapapala dahil sa 20% sana may babalik sa kanila ng patronage fund o dividendo. Wala po. Itinayo ko po to, iniikot ko po to dito sa aming bahay. Sa dami ng inikutan ko, isa lang po ang niniwala sa akin kasi dagaling po siya dati sa member ng kooperatiba sa ilang company. Yan po si Melanie. Basta Melanie ang pangalan. Nakalimutan ko yung pang-apelido niya. Basta Melanie. Siya lang po ang naniwala ka sa akin. Yung 1,000 dati, makakabalik sa kanya. Yung pinakatubo sa kanya ay 1,500 magiging 2. Magiging, kung example, ang in-invest mo ay 2,000, may babalik sa kanya ay 5,000 sa loob ng 1 taon. Yan po ay pinaikot ko po. Nag-imbis po siya ng 2,000. Dinagdagan ko po. Ngayon, lumago ng lumago. Tulong-tulong po kami sa amin naman po kasi yon. Ang ginawa ko, tulong-tulong yon kaming dalawa. Sa loob ng 6 buwan, nakapag-member na ako ng 6 tao. Pagdating ng 1 taon, umabot na po ako ng 24 na member. Pero yung panahon na yun, wala silang mga orientation, wala po silang mga seminar. To kasi po, wala po kasing alam. Nagkataon naman na naghahanap ako ng mga membro kasi inaalok ko po to para lang makatulong sa mga tao. Nagkataon naman na mayroon akong dating kaibigan o dating kasama sa trabaho sa Island Cove na si Emerson Prias. Inaalok ko po siya ngayon. Ang sabi niya sa akin, membro daw, vice chairman daw ang kaniyang asawa sa sa Pugad Ibon Cooperative. Pero meron na silang lisensya pero wala siyang operation dahil wala ang pera, walang pondo. Ang ginawa ko, nagpatulong po ako sa kanya. Yung nagpatulong ako sa kanya, binigyan niya po ako ng si Sheila ang tumulong sa akin at saka si Erwin, ang chairman ng
Pugadibon, binigay sa akin yung mga article, mga bylaws, pero wala pong akong alam paano yung kooperatiba. Ginawa ko, nagtayo po ako ng officer, unang-una naming eleksyon, hindi siya board, presidente, vice president, ganun, treasurer, binubutuhan. Ngayon, yung dinala na namin sa CDA, ang sabi sa akin, hindi pwede yan, kailangan board. Kaya nag-ulit kami ng eleksyon. Kasi nga, useless lang yung aming ginawa nung eleksyon. Ang ginawa namin, tatlong board, o limang board, tapos committee, election committee, at saka audit committee. Yun, sa awa ng Panginoon, tinulungan po ako ni Ma'am Ami, yung sa CDA sa munisipyo, kay Ma'am Pilaes, sa CDA coordinator yung panahon na yon. Sa awa ng Panginoon, sa loob ng isang buwan, nabigyan po ako ng lisensya ng Miss United Cooperative. Single credit cooperative pa man yung panahon na yun kasi bawal ang magiging multipurpose kung isa lang ang kung unang taon pa lang magiging multipurpose kung magiging two. Ayun, natanggap ko po ang lisensya. Ang sabi ko po talaga kay Ma'am Pilaes, Esther, Ma'am, hindi ko po kaya to kasi wala po kong alam. Kailangan ko po ang seminar dahil nga malaking responsibilidad na po to. Isabi sa akin, walang problema sir, bibigyan kita ng seminar. Binibigyan na kami ng seminar, kaya nagkakaroon ng seminar sa EPSA. Yun, natuto rin kami, ganun, talagang hirap talaga mag-ano pala ng kooperatiba. Balik muna tayo kung bakit ko tinayo yon. Yun nga, tinayo ko yun dahil para matulungan ko yung mga tao dito para magkaroon ng kaalaman din yung mga tao. At saka wala talaga akong alam. Yun nga, ito naman po, balik tayo dito. Kaya po, wala pong nag-isip nito sa logo namin, kundi ako lang po. Yung logo po namin na ito, yung araw, symbolize po yan. Marami pong symbol yan. Ang araw ay simbolo ng ating buhay. Simbolo po ng kasaganaan. Kasi po, kung walang araw, ibig sabihin po, ang ating buhay ay wala na talang kabuhay-buhay. Wala ng araw. Isipin mo nga yung panahon ni Moses, nagparusa si ang ating mahal na Panginoon na walang araw. Ano nangyari sa kanila? Hindi sila makagalaw kasi ubod ng dilim. Ang araw ay liwanag para sa ating kinabukasan, para sa kinabukasan ng aming cooperative, Beast United Cooperative. Yan po ang simbolo ng araw, kasaganaan at buhay. Ito po ang simbolo po ng sinag. Ibig sabihin, sisinag talaga siya pagdating ng araw. Ang pangarap ko po, mapalaganap ang Beast United Cooperative, hindi lang sa Cavite, kundi sa buong Pilipinas. Yan po, napakalawak ang aking pangarap. Naisip ko naman pangarap ay walang bayad. Libre yan. Ngayon, kung ibibigay sa Panginoon, kung maawa ang Panginoon, ibibigay niya sa akin sa dasal at saka sa paniniwala at saka gabay sa amin, ibibigay po niya yon. Ito pong simbolo ng araw, heart. Ibig sabihin po ang heart ay may puso po ang naghahawak ng Beast United Cooperative. Kahit po kung hindi na po ako magiging manager, kung ako ay magiging regular member na lang po, sana po ang pangarap po kahit na iba na mamumuno, dapat i-insist nila yung ang logo na mayroong puso. Yun ang ginawa ko kasi mahirap na kung iba ang umahawak. At least nakikita nila na may puso ang nagtatag nito. Kaya, tapos ito naman ang
kamay. Yung kamay na yan, ibig sabihin yan, kamay ng mga membro yan. Ang kamay ng mga membro, nasa kanila ang kanilang pag-asinso. Kung tutulungan nilang sarili nila, tutulungan sila ng kooperatiba. Kasi ang kooperatiba ay may tinatawag na self-help. Tulungan mo ang sarili mo, matutulungan ka ng kooperatiba. Sundin mo ang programa ng kooperatiba, ay matutulungan ka talaga nila. Pero kung ayaw mo sumunod, eh talagang ganun ka lang, mangungutang ka lang. Pero kung sumunod ka sa programa nila na mga mayroong pinapatupad na mga ano, matutulungan ka, mayroong mga tinatawag na emergency fund, capital share, ayun, may papaliwanag mo po yun. Tapos ito po ang ibig sabihin nito, naghawak ng puso ng kamay nito, yung daliri na yan, yung tatlo na yan. Ibig sabihin po, ay for secure sa mga membro. Kailangan po isisecure natin ang kooperatiba, ang capital share, ang mga pundo ng mga membro. Dahil po, kung hindi po natin yan gagawin, isisecure po, maaabuso po yan sa mga namumuno. Maaabuso po yan. Kaya nga, mayroon siyang, ibig sabihin, may batas. Itong ano to, batas yan. Yung kamay na yan, batas yan. Ibig sabihin, ay dapat susunod sa batas. Dahil ang kooperatiba, kung hindi na magaganda na, hindi pamumunuan ng maganda, ay may corruption po dyan. May corruption kasi may pera po dyan. May capital share kung mayroong tinatawag na service charge, lahat yun ay may pera involved. Kaya nga dapat magkakaroon ng batas ang kooperatiba para ma-secure ang interest ng kooperatiba, ng Base United Cooperative. Ang simbolo ng mga fish yan, hindi ko yan na sabi kasi nga ang simbolo ng dating mahalap Pangulong Marcos ay fish. Pero hindi ko po naisip yan, hindi ko naman kung bata pa ako panahon na yon. Ang fish po yan ay dala ng Base United Cooperative, kapayapaan po ang dala ng kooperatiba sa Base United Cooperative. Kaya kung mayroong gulo, alam na nila na ang logo ng Base United Cooperative, kapayapaan, pagmamahal, at kasaganaan, kabuhayan. Yan po ang logo ng Base United Cooperative. Yan po ang meaning po niya. Sino po ang gumawa niyan? Ako po ang gumawa ng meaning niya, ako po ang gumawa ng logo po na yan. Ito po ang pangarap ng kooperatiba, Base United Cooperative. Yung panahon na yung gumawa ako, ayan po, makikita nyo po. Teka, ibaba ko po ha. Para maipapaliwanag sa inyo. Ayan po, ayan o. Ayan po. Ito po ang ito po ang magsasaka. Yung panahon na yon, nakikita ko ang magsasaka, ang balak kong tulungan. Ibig sabihin, mga magsasaka dapat matulungan dahil magsasaka. Dahil po, sa panahon natin, kulang ang ating bigas. Kulang ating mga kuan. Ibig sabihin, kulang ang ating mga... Napapansin natin, di ba? Napapansin natin ang panahon ngayon. Tayo ang nag-aangkat ng bigas, mga isda, galunggong, kung ano mang mga kuan. Biro mo, sampal sa atin yun. Biro mo, tayo ay agriculture country, napakagandang potensyal ng ating bansa.
dahil nga walang disyerto. Pwede tayo magtanim kahit ano. Pero ano nangyari sa atin? Tayo mismo nag-aangkat sa ibang bayan, sa ibang bansa. Pero kung totoosin, kung tayo ay magkakaisa, pagtutulungan, hindi na natin kailangan mag-import dahil magtanim na lang tayo, napakakuan. Hindi ko nang sinisisi sa ating gobyerno kung bakit nagkaganon ang ating bansa. Magmumpon po tayo. Kaya yun, ang pangarap ko na matulungan yung mga magsasaka at saka mangingisda para lang mag-move on tayo. Tulungan natin ang bawat isa para umunlad ang ating bansa. Pangalawa, yung mga estudyante, yung mga guro. Yan. Ang mga estudyante at mga guro, ayan po, ay ating pag-asa ng bayan. Yun na nga sabi niya ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ngayon, kung wala naman yung mag-aaral sa atin, yung mga bata hindi makapag-aral, kumanda ang ating hangguan, wala tayong kinabukasan dahil nga hindi natin napukos yung kabataan. Pangalawa pong gusto kong matulungan, yan po, ito po. Yung ito po yan. Ito po. Yan. Napansin mo yan. Yung pamilya na gustong makapag-ipon. Pamilyang gustong makapag-ipon. Na hindi makapag-ipon dahil po mapapansin natin ngayon ang bangko ang daming chichiporitsi, hinihingi ng mga ID, ganun nga, napakahirap magbangko. Bukod pa doon, ang bangko, hindi ko naman po sila sinisiraan, napakaliit lang ang kanilang balik tubos sa pera mo. Bakit? Wala, mayroon po kasing binabayaran ng tax yan. Samantalang kooperatiba, ang kooperatiba ay pre-tax. Kaya exempted po siya pag ang pera ng vision, ang pera ng kooperatiba ay 10 million, exempted po siya niya, ay pre-tax, kukuha lang po tayo ng tax exemption certificate. Yun, mayroon po kami niyan. Samantala kung magbabangko ka dyan, wala. Yung asawa ko nga, nagbangko ng 30 mil. Walang nangyayari. Sila lang gumamit doon. Yung bangko lang, wala. Walang tubo. Samantala, kung ilagak mo sa kooperatiba, kung maganda naman ang humahawak ng kooperatiba, malaki ang impact ng mga membro doon. Kaya nga, gusto pong mag-iipon yung mga membro, yun. Papasok po sila sa capital share, papasok po sila sa doon sa tinatawag na saving. Makakatulong po yan kung magkakaroon ng emergency fund o magkakaroon sila ng emergency, mawi-withdraw nila kaagad yung saving. Hindi na kailangan na maghintay ng ilang buwan bago ma-withdraw yung saving. Kundi intact talaga na pag ngayong araw na to, kung nandyan naman yung bibigay talaga yung pagbukas ang bangko. Oh. Tapos sumunod naman ang gusto kong tulungan. Ito po, mga manggagawa. O kasi nasabi natin, mga engineer. Yan. Mga manggagawa, magpapagawa ng mga bahay, mga paggawa ng mga kalsada. Yan. Kasana na yan. Pangarap ko, bakit? Kahit na napakarami mong mga pala, kung wala namang daanan. Kung wala namang daanan ng kung ano yan, useless lang. Maghihirap lang din yung mga kasi walang plano. Kung nagkakaroon, ang unang plano ko, di ba, magsasaka. Yun, papagamihin yung magsasaka. Pangalawa, itong mga ngisda. Magkakaroon ng mga project dyan para matulungan yung mga magsasaka dahil sa mga engineer na yan, dahil sa mga manggagawa na yan.
Yan po ang pangarap ko na matulungan. Yan. Ito po ang sunod kong balak maitulungan. Yung mga driver. Yan, yung mga driver, mga pasahero. Tingnan mo yan. Ayan, kasi nga, nakikita ko talaga din, ang mga driver din, ay hirap din. Ayun, yun ang pangarap ko na matulungan. At saka sa huli, yung pangarap ko rin, yung matulungan ng mga OFW. Ito yung OFW. Kaya yan, may aeroplano na yan. Yan. OFW, ito ay kwanto. Airport. Yan, yung pangarap ko matulungan ng OFW na makaipon sila. Kasi dati po akong OFW, napakahirap ng buhay ng OFW. Hindi ko po lahatin. Kahit nasabi natin na maraming pera sa ibang bansa. Dahil ako po, sinwerte naman po ako dun sa kwanto. Pero bago ko na ako ng swerte sa ibang bansa, natinding hirap din na daanan ko. Kahit na sinasabi natin, malaki ang sinisweldo mo doon, malaki ang kita mo doon, iba pa rin dito sa Pilipinas. Iba pa rin dito kasama mo yung mga pamilya mo. Iba pa rin yung nasa ka, nandito ka sa sarili mong bansa. Naranasan ko doon sa ibang bansa. Parang wala akong safe, kahit anong oras pwede akong ipakulong, kahit anong oras, ano, dahil nga nasa ibang bansa ako. Walang kapanatagan ng loob sa ibang bansa. Kaya bala ko pong tulungan talaga ang OFW po talaga. Pero sa ngayon, meron na po kaming mga OFW na mga membro. Bago sila umalis, nagpa-member po sila ngayon. Yun, natulungan nyo po na ang pangarap na yan, natupad ko na po. Pero mas maganda pa, lumawak pa ang Beach United Multipurpose Cooperative para maraming matulungan. Ayan po, ang pangarap ng Beach United Cooperative. Itong vlog na ito, ginagawa ko po to parang market na po to sa Beach United Cooperative upang may hatid sa mga tao dito sa buong Cavite. Willing po kayo magpa-member sa aming Beach United Cooperative. Willing po namin kayong tanggapin. Para lang matulungan ninyo kami, matulungan rin po kayo. Dahil po yun nga yung mga ano, may mga batas naman ng cooperative, hindi naman po basta-basta yan, kasi yan po ay legal po yan, rehistrado po yan, rehistrado sa mga BIR. Hindi po yan basta-basta. Kung magloko naman ang namumuno ng Beach United Cooperative, pwede po siyang kasuhan. Bakit po? Legal po siya. Ito po ang resibo ng Beach United Cooperative. Ayan po, oh. Ayan. Ito po ang certificate ng Beach United Cooperative. Yan. Share certificate ng Beach United Cooperative. May mga lisensya po kami sa munisipyo, sa CDA, sa BIR, at saka meron kaming tax exemption sa BIR. May mga seminar naman po yan, hindi ba naman basta-basta po may tayo in cooperative kung wala mga seminar. Tsaka may mga report po yan sa CDA. Once na hindi po ka makareport sa loob ng isang taon, bibigyan ko po, hindi po ka bibigyan ng sinasabi nila na COC, certificate, COC, COC, certificate, certificate of compliance. Yun, certificate of compliance. Once na hindi ka makakuha na hindi mo makuha yung mga ano, hindi ka naman bibigyan po nila ng certificate of compliance. Pag once na hindi ka mabibigyan ng certificate of compliance, COC, hindi ka po ka maka-access sa gobyerno na makahingi ng tulong katulad niyan sa mga dule, sa mga ahensya ng CD, basta
Basta may programa po sila sa CDA, hindi po maka-access ang isang kooperatiba kung walang CUC po. Hindi po mabibigyan ng tulong po ang kooperatiba. Ulitin ko po, subscribe, share, pindutin ng notification bell, share upang mapalaganap ko po ang kooperatiba, upang lumaki po itong aking vlog na Kabuhayan TV. Sana po magtulungan po tayo. Sana po mga gustong magpa-member, pumunta lang po kayo dito sa amin sa Waterfield Peace Port, Kawit, Cavite. Willing po kaming makipagtulungan sa inyo. Kumbaga, tulungan namin kayo, tulungan din niyo kami ang kooperatiba. Kasi ang kooperatiba ay tulungan ng bawat isa. Tsaka mayroong mga batasyon, hindi yan basta-basta. Ang qualification po ng kooperatiba namin, 18 years old pataas, bawal po ang pababa kasi wala pa po kami yung tinatawag na laboratory co-op kasi pang ano lang po kami, yung mga pangmamatanda. Filipino citizen, bawal po hindi Filipino. Yan po. Muli, marami pong salamat sa nanonood. Pasensya na po na nag-vlog na naman po ako ulit. Kasi po, ito po ay kasama talaga sa buhay sa vlog yan, yung pagpumasok ka sa YouTube. Sana po hindi po kayo magsasawa sa akin. Sana po palagi nyo akong isusubscribe. Palagi nyo akong panoorin para matulungan nyo po ako sa aking mga layunin, sa aking mga pangarap, hindi lang sa sarili kundi sa buong Beast United Multi-Purpose Cooperative. Sa sunod na vlog, mayroon na naman pong iba vlog dito sa Waterfield, Tabunuan, Cavite, yung mga problema dito sa Waterfield, iba vlog ko po yon para lang masolusyonan po. Hindi ko naman po sisiraan, kundi iba vlog ko po para matulungan ng mga residente dito. Ang pagbablog po, hindi po yan siraan, kundi tulungan. Ibig sabihin, may parating sa mga tao na ganito ang makakuha ng values, makakuha ng inspirasyon, makakuha ng kaalaman. Muli po, maraming salamat po. Bye-bye!